Okay, in this discussion, I will talk about the construction and the structure of the bipolar junction transistor, no, as well as the current flow, kung paano ba nag-flow ang kuryente sa isang bipolar junction transistor. Okay? So, ang bipolar junction transistor is basically composed of 3-doped semiconductor. 3-doped semiconductor. Which is actually, no, kung marerecall natin, ang diode is basically composed of PN junction, 2-doped semiconductor. So, pag dinagdagan pa natin ng isa, makakabuo tayo ng isang bipolar junction transistor. Okay? So, as we can see in here, ito yung structure symbol niya. This is the structure symbol. So, ito yung NPN configuration. No? Yung N, pinatong natin sa P, and then pinatong natin sa isang N-type. Meron na tayo ngayon, NPN bipolar junction transistor. Okay? So, in contrary, sa PNP, uunahin muna natin yung P-type, no? Ipapatong natin sa N-type, and then ipapatong natin sa isa pang P-type. So, ganun lang siya ka-simple yung construction or yung structure symbol ng NPN tsaka yung PNP. So, ano pang kailangan natin tandaan dito? Yung mga terminals ng transistor. So, sa bipolar junction transistor, mayroong 3 terminals na kailangan nating tandaan. So, yung collector, which is nandito siya sa part na to, no? Base, nasa gitna, and then nasa baba is emitter. Okay, question, sir, lagi bang ganito yung pagkakasulat ng transistor? Lagi bang nasa taas si collector, nasa gitna si base, nasa baba si emitter, o hindi? Kasi meron tayong tatlong configuration, which is i-discuss ko sa further lecture videos natin. No? So, but for now, kailangan nyo munang tandaan yung tatlong terminals ng bipolar junction transistor. Okay? So, sa baba, ito yung electronic symbol or ito yung schematic symbol ng BJT. So, ito yung makikita nyo sa isang schematic diagram or sa mga problem solving or sa mga circuit na may encounter nyo. Okay? So, lalagay ko dito NPN. Ito yung NPN configuration. And this is the PNP configuration. Okay? So, isa pa pala, no? Baka nagtataka kayo, ano ba tong kulay puti na to? Ang tawag dyan is, bayan natin kulay, no? Tawag dyan is ohmic contact. Okay? So, ang purpose nyan is to bridge a conductor to a semiconductor. So, sa electronics kasi, hindi kasi natin pwedeng i-diretsa yung conductor sa isang semiconductor. No? Hindi mag-flow yung kuryente doon. No? It's just the property of the electronic component. So, ang ginagawa ng mga engineer is naglalagay ng ohmic contact which has a low resistance. Mababa lang yung, ano niya, yung junction resistance. So, in order for the current to flow from the conductor papunta dun sa transistor natin. Okay? So, kada magkoconnect tayo ng wire papunta sa semiconductor, kailangan nating maglagay muna ng ohmic contact, no? In order to bridge the current flow from the conductor papunta sa semiconductor. Okay? So, ito yung mga kailangan yung tandaan muna, no, for now. And in the next video, no, let's proceed sa regions of operations. I-discuss ko na dun kung paano ba binabias tong bipolar junction transistor in order to use as a amplifier or as a switch. Okay? So, yun lang muna for now and thank you for listening and God bless.